mga katropa. Magandang umaga, no? So, galing tayo sa trabaho ngayon. Hahanapin natin yung bahay. Yung bahay nung nagtitinda ng gulay na karikon yung dala-dala niya, no? So, hahanapin natin dito. Dito ako ngayon sa barangay Bakaw. Sa Cavite ni Rosario. So, kailangan natin mahanap yung bahay doon kasi paano natin maihatid yung kanyang ipadyak kung hindi natin alam, no? Kasi kung aabangan na lang natin yung bahay doon, mahirapan tayo doon. Diba? Yung ipadyak kasi natin galing pa sa Tansa. So, wala tayong pwedeng pag-iiwanan dito kung sakasakaling hindi natin makita dito sa highway. So, ang option ko mga katropa ay kailangan natin mahanap yung bahay, no? So, ayan guys, mga katropa, no? So, dito daw sa looban. So, magtanong tayo dito kung saan ang bahay, no? Hindi nila alam ang pangalan, pero kilala nila. Ate, saan nakatira yung bahay nung ano, yung titinda ng gulay na nakakariton? Sa lupa mga katropa, no? Ayan. Wala man tayong maibibigay sa kanya kasi galing tayo sa trabaho. Nandito yung kariton. Nasa yung may-ari ng kariton na yan? Si ate? Yung may-ari ng kariton na yan? Okay. Nahanap ko siya? Yun, diretso ko na sabi, no? Yun, diretso lang, ha? Diretso lang ako? Yung may hunter na yan. Oo. May-ari niyan. Yun, diretso na yun. Ah, sige. Pero gagano ka, may isang upapaon niyan, eh. Wala na, sa sumakata. Dito na, oh. Dito na, kayo nakakahiya dyan. Saan ang daan? Papasok ako rito? Andito? So, yan na si... Ano ang pangalan mo, ate? Huwag na tayo, nalang tayo. Ano ba kinukuha mo dyan? Wala kang... Ito yung... Dito ka nakatira? Dito ka nangupahan? Uy, may senior Santo Niño ka pala. 6-5 ang upa ko dito. Ay, 1-6. 1-6. Ah, 1-6. Saan ka matutulog? Dito. Baka basang-basa yan. Ayan lang, kapinto. Kamusta hanap buhay mo? Hindi nga ako nakakapag-inda. Walang mangga. Walang mangga? Yung ibang... May naliligo ba dyan sa loob? Ay! Okay na ba ipasok ko yung chinilas ko? Ha? Oo, sige. Ito lang bigas mo. Ayan. Asay, alaga mong aso. Ito. Hinahanap kita para kumustahin. Hindi ka nagtinda? Tinitingnan nga rin kita dun, eh. Saan? Doon, sa IPSO. Tinitingnan mo ako? Paano mo makilala? Bakit hindi kita makilala, eh? Tumawari ba hindi kita mukhaan? Ako nga, mukhaan mo, eh. Bira lang naman ako nakatambay doon. Kasi madalas nagbumotor kasi ako pa uwi. Ngayon nga, inahanap nga kita kasi gusto kitang kumusta. Hindi nakita kasi nagtitinda ng gulay. Walang mangga? Mahalang gulay. Magkano ba puhunan mo? Ha? Magkano ba puhunan mo? Ang puhunan dyan sa gulay, 1,000. 1,000? Ang puhunan? Pati saging. Kasi gusto ko po na magpabili. Ayaw ko yung inaangkat. Ayaw mo nang inaangkat? Alam mo, makahirap ng angkat. Bakit? Pag inaangkat, wala kang tubo. Kunti lang. Okay. Sa kabilang malaki. Paano pag may puhunan ka, saan ka kukuha ng saging? Sa Tansa. Sa Tansa? Mura-mura kasi doon. Ilan lang magkasya doon sa kariton mo? 1,000 kasya yun, eh. Dalawang kahon niya ang mangga, kasya dyan, eh. Gulay lang, kasya yun. Saka sa... 1,000 ang puhunan. Sapat na yun. Wala tayong magagawa kung hanggang doon lang ang kaya. Sa bagay, tama yung sinabi mo.
Alam, ano, pilitin kung yun lang talaga ang kaya. Ibig sabihin, kahit mapunti-unti, maano yun. Pag sarili mo po, ano, wala kang problema. Eh yan, pag nabulok eh, hindi pwede, hindi mo babayaran. Pag nabulok, yung tao nga, no? Pag nabulok. Nabulok, nabulokan ka. Abunado ka dyan. Siyempre, 1.7, pero mo, 1.7. So, bali, dito ka kakain? Oo, dito. Dito ako natutulog. Dito ka na rin matutulog? Wala kang upuan? Wala. Ayan lang. Ha? Wala ngayon. Paano kayo magkasya dito dati nung asawa mo? Hindi naman kami dati dito. Ah. Dati may bahay kami doon. Yun nga yung sarili namin. Yun nga yung pinag-ibangan ng may-ari dahil yung lupa kailangan na nila. Ah, okay. Kaya yun, nangupahan ako nung namatay na siya na ilibing. So dito ka ngayon, nakapita. Dito ka ngayon lumipat. Kaya dito ko napunta. Pero may kasama ka naman pala yan, si Senyor Santonino. Idol ko yan eh, to, Senyor Santonino. Inanod pa yung kamay niya sa baha. Inanod? Doon pa kami sa tinitirahan namin dati. Oh, hayaan mo yan kasi yan ang kasama mo sa buhay dito. Oh, yan nga. Pag may karamdaman ako, dyan lang ako na ano sa kanya. Mm. Napapagaling naman niya. Awa ng Diyos kahit paano eh, mahirap eh, na ano naman din niya. Ngayon na ilang araw na linagnat ako eh. Yan, tinulungan ako dito pambili ng gamot. Ito. Sila ang nagbigay sa akin niya. Ang gamot? 300 room. Yung kapitbahay ko eh, nagtatrabaho rin sa IMSA. Bain ka na? Ano te? Hindi pa nga eh. Ano? Anong naawa? Ha? Anong naawa? Naawa nga sila. Akin. Oo. Oh. Kasi nga, alam naman nila na pag walang mangga, wala talaga. Ah, mangga lang talaga sa'yo? Ayaw mo ng gulay? Gulay nga, kung mayroon yung puhunan malaki-laki, gulay sa saging. Di ba yun ang sabi ko nga sa'yo? Kung malaki-laki ang puhunan ko, saging sa kamangga. Mm-hmm. Ay, ano, gulay. Kasi pag mangga, wala kang mangyayari talaga dyan. Ang mahal naman kasi ng mangga. 1.7 nga, isang kilo. Hindi, pag bumili ka ng mangga, mahal ng 1 kilo, di ba? Ay, magkano lang sa'yo doon? Palagay na natin eh, 40, 30. Eh, kung nabulkan ka, kagaya nung nag-ulan, ilang araw binagyo. De, bukas, magtintan na ka naman. Oo, oh, gusto kong magtintan na. Kahit nga ngayon sana eh, kung naano ko yung ano eh, di nakapagtinda ako. Kondisyon naman yung kariton mo, di ba? Running kondisyon naman yun. Ayos naman, di ba? Hmm. Kaya lang gusto ko talagang pitik up para may ano ko na hindi na ako mapagod sa kailangan at katutulak. Nakita ko nga yung kariton mo doon eh. Kaya nakita ko yung kariton mo doon. Yung kariton? Nandun nga. Ano nga ang pangalan mo? Rose. Ganda ng pangalan mo. O nga pala tayo yung mata mong isa hindi na nakakita yan. Na-accidente yan. Nung bata pa ako. Nung 13 anos lang ako, na-accidente yan. So yun mga katropa, no? So, nandito ako sa bahay ni Ate Ros, yung masipag na Bindors. Masipag na Bindors, no? Yung nagtutulak ng karito, no? Kahit maulan, tanghali, no? Inabot ng gabi sa daan, nagsusumikap, magtinda ng gulay, mangga, para para ano te, para nagtitinda kayo para ikaw kabuhay, pambayan ng bahay. Yan ang yan ang pinakadahilan ni Ate Ros bakit hanggang kahit tag-ulan, minit, abutan ng gabi sa daan. Mahirap naman yung gagawa ka na hindi maganda. Hindi bali mahirap, basta marangal na hanap buhay. Ah. Tama yan ate. Ano lang din. Kita mo, tumanda na ako, puro ganyan na hanap buhay ko. Ano lang yan ate, tuloy mo lang yan kasi pag hanggat kaya ng katawan natin, ituloy mo. Kasi pag hindi mo itutuloy yan, natitigil ka. Ikaw din ang mahirapan. Yan, subukan ko, napatigil. Sumakit ang mga katawang ko. Yung paa. Tugod ko, sumakit. Eh, sanay na kasi sa kalalakad. Sige. Ako'y natutuwa ate at nalalaman ko kung saan ka ngayon nakatira, no? Kasi, at least kung gusto kitang hanapin, alam ko na kung saan kita pupuntahan. Anong
O manawagan ka ulit sa ano, baka yung pangarap mo na ano. Eh gusto ko nga sana po eh maka ano ko kahit na kaunting tulong mo. Yun lang hinihingi ko, yung pity cup. Kahit na maliit lang, basta po yung kalooban lang na maano na i-ano nyo sa akin, panganap buhay ko. Yun lang, bago ako malagutan ng hininga. Gusto ko matikmang pangman yung maayos na buhay, pamumuhay. Hirap-hirap lang ako ng ganito eh. Buhay pa sa awa ko, ganito na nga na buhay namin. Ngayon nag-iisa ko, ganun pa rin. Gusto ko yung kaginawaan naman ng konti, bago lang naman ako malagutan ng hininga. Yun lang hinihingi ko po sa inyo, konting bagay. Konting kaligayahan. So ate, pagka magkaroon ka ng ganun, tingin mo medyo gumaan na yung yung mahirap ang kalupa na. Okay. Makakatrupa, no? Yung ano. Nakita nyo naman, no, na yung karito ni atin. Ati Ros. Medyo hirap talaga itulak yun. Kasi yung gulong sa unahan, mawigil-wigil na. Tapos yung gulong sa likod, hindi pa sa as in bilog. Parang, hindi siya bilog, no? Kasakaw yun, eh. Pagka tinutulak mo yung karito niya, gumaganong tumatalbog. Pero alalayo ng mga pinupuntahan mo atin, no? Opo, doon sa, minsan sa Kawit, minsan doon sa Malabong, papuntag sa Linas, paikot yan. Eh, nahihirapan na rin ako eh. Gusto ko na rin maayos-ayos ang ano ko buhay. Siyempre, ako na lang mag-isa. Kahit na Malabong talaga muna kong ngayon, ano ko yung kaginawa. Kahit konti lang atin, no? Mabawas-bawasan ng konti yung kaya. Ayun, no? Yun ang hinihiling ni Ate Ros. No? O sige ate, para hindi masayang yung pagpunta ko rito. Kabibili mo lang itong bigas na ito. Ayun, mga katrupa, no? Bumili si Ate Ros ng bigas. Kalating kilo. Saka isang sardinas. So ate, magbigay lang ako sa'yo ng konting salapi, ha? Sige, paano yung masayang yung pagpunta ko rito. O ate, sayo na lahat yan. Hindi ko na binilang yan, yung pera ko sa isang bulsa, sayo na lahat yan. Ayan mga katropa, no? Dito ako sa bahay ni Ate Ros. Dito sa kanyang, ayan, napakalit na ng bahay niya. Dito lang siya kakain. Wala nga pong upuan. Dito lang din siya matutulog. Wala din siya upuan. Pero ayos lang yun, ang importante. Buti ka nga ate, pag umulan, hindi na tulog yung bahay mo. Tuluan lahat yan, kaya nga basahin dyan eh. Ito lang ang sapin ko. Nakikita mo naman ito ko. Yung gamit namin, buhay pa sa ako ko nun. Nakapagtinda pa kami ng mga marami-rami. E ngayon, wala talaga. So ate, ganun ha. Ano man ang danas ng buhay mo ngayon, huwag mong kalimutan yung kasama mo, si Senyor Santo Niño, ha? Lagi ako magdadasal ko doon. Kaya kahit may karamdaman ako, mapapagaling niya. Ah, sige, hindi na magtatagal. Sana makatulong yung pera na sa'yo, ha, yung pangarap. Ha? Itingnan natin kung baka matupad yung pangarap mo na magkaroon ka ng dipadyak, ha? Pero bukas magtitinda ka. Wala nga pong ano eh. 1,000 kailangan ko eh. Ah, wala kang puhunan. Ano, yung gulay, saging. Magtitinda talaga ako kung mayroon. Gusto ko sarili ko nga. Yun nga yan, sabi ko sa inyo. Kahit sa 1,000, may gulay at saging na ho yun. So, panghanap buhay mo na yun, halagang 1,000. Doon mo na kukunin yung mga pangangailangan mo. So pag mayroon ka nun, sa tansa ka nakukuha kasi mga mura lang ang gulay doon, iba? Doon niya ako, mura nga doon. Kasi minsan doon ako namamalingki sa pagsakan. Inaangkat ko, mura doon. Pero ate, yung paglalako mo, hindi ka napagod?
Sagot din niya, eh, ano magagawa ko? Obligasyon ko magano dito, saka pagkain ko. Eh, saan makukupuma? Araw-araw. So yan mga katropa, nadalaw ko si Ate Ro sa bahay na. Ate, di na magtatagal, ha? Eh, wala, hindi ako makakapagtinda rin kasi kulang din naman ang pera. Kailangan talaga isang libo kasi gulay sa akin yun. Sige, hindi ko na binilang yan kung magkano yung inabot ko sa'yo. Ang importante, may mayabot ako sa'yo. Ah. Babalik ako sa'yo dito. Saan mo? Hindi ko lang masabi kung kailan. Ngayong linggo na to. Ha? Ah? Antayin ko kayo para makapaghanap buhay ako. Ah, sige, sige. Hindi na ako tatagal, ha? Kasi may pupuntahan pa ako. May pupuntahan pa ako doon sa 13. Tsaka galing ako sa trabaho, dumaan lang ako dito, hinahanap kita. Sige. Ilan taong ka na ba? 67. 67? Magsi 68 sa August, birthday ko. Birthday ko August 9. Oh, sige ate. Salamat. Huwag kang malungkot pag umalis ako. Paano ate? Wala mo nga lang buhay. Huwag kang malungkot-lungkot. Eh, yan na nga, ganyan na nga yung sitwasyon natin. Malungkot pa. Yung mga kalungkutan na nitawan na lang natin yan. Meron kang kaibigan dito. Ayan si Senyor Santo Niño. Hindi ka naman pababayaan. Sabi nga ako ng ilan dyan. Sabi ko, huwag nga ako pabayaan. Kung bigla naman ako may karamdaman, bigla na rin niya, huwag na ako pahirapan. Ganun lang ang ano ko sa kanya. Hiling mo. Pero awa ng Diyos naman, hindi naman niya ako pinababayaan. O, kasi kung... Pag ako nagkakaroon ng karamdaman, hindi nagtatagal. Pinakamababa, 3 araw, 4 araw, ayan niya, o. Binigyan niya. Sa lang ang ibig sabihin niya natin na... Binabantayan ka ng Panginoon. Ibig sabihin na mahal ka ng Diyos kasi... Binabantayan niya kung hanggang saan ang pag-ano ko sa kanila. Ang lito lang bahay mo ate, wala pa isang di pa. Pero at least tayo, okay na yan. At least, diba? Meron kayong inuulan. Ah, sige. Huwag kang malungkot. Matawa. Gusto ko paglabas ko ng bahay mo, nakangiti ka. Hindi yung paglabas ko ng bahay, nakamalungkot ka, diba? Ah, sige. Alis na ako ha. Ah, sige. Salamat. Sige. Babalik ako ate ngayong linggo na to. Hindi ko lang alam kung anong araw. Pero gusto ko, pagbalik ko, kailangan nakangiti ka na. Ha? Hindi yung nakaganong ka. Oh. Ha? Pagbalik ko, kailangan nakangiti ka na. At saka pag alis ko, nakangiti ka na. Ha? Oh, sige.